Tila urong sulong ang mga bakuna at gamot na pumapasok sa Pilipinas pagdating sa clinical trials. Opinyon ng ilang politiko, confusing daw kasi ang setup ng mga kagawarang nangangasiwa. Yan ang report ni JM Encinas. Sa paghanap ng gamot laban sa SARS-CoV-2, kabilaan na rin ang nakalinyang clinical trial sa buong mundo. Kaya naman ang Department of Health kasama ang Food and Drug Administration at Department of Science and Technology na nangangasiwa ng implementasyon nito sa Pilipinas, naghahanda na rin. Talagang pinag-aaralan na nating maigi and we are doing this complete preparations already para ready tayo, no, kapag mag-umpisa na tayo ng clinical trials o kaya may papasok na na bakuna na ipoprocure ng ating bansa. Pero ang mga ipinapasok na gamot sa Pilipinas para sa clinical trial, tila confusing raw ang setup ng mga ahensya dahil sa hating resulta at opinyon na inilalabas. Ito ang napansin ni Senator Francis Tolentino. Pero agad naman itong nilinaw ng FDA. Nagkaroon nga raw kasi ng kaunting confusion matapos gumawa ang IATF ng Sub-Technical Working Group on Vaccine Development na DOST ang lead. Pero agad naman daw itong nabigyan ng solusyon. Kasi yung DOST, gumawa rin sila ng vaccine expert panel to help the FDA pre-screen yung mga gustong mag-vaccine clinical trial dito. Mm-hmm. So meron silang group of experts na kapag dumating yung company na gustong mag-clinical trial, tinitingnan muna nila yung phase 1 tsaka phase 2 results, tapos titingnan kung pwedeng gawin dito, kung maganda naman yung resulta at pwedeng maging clinical trial phase 3 sa Pilipinas. Pag na-screen na nila, then they endorse to FDA for official application na for approval of a clinical trial. Maituturing na open study ang Solidarity Trial o mas kilala bilang clinical trial, kung saan maaring maidagdag ang gamot depende sa resulta na isinasigawang pag-aaral ng mga eksperto. Ayon sa World Health Organization, maliit lang ang epekto ng mga naunang gamot na sinasabing makakatulong sa may COVID-19. Kasama rito ang Remdesivir, Hydroxychloroquine, Lopinavir, Enritonavir, at Interferon. No, itong mga clinical trials, katulad nitong sa WHO, the design of the protocol is open. No? It's an open study. Ibig sabihin, kapag dumating tayo dun sa point ng isang gamot ay matagpuan, no, o magkapagbigay ng ebidensya base dun sa mga nakukuha nating resulta sa mga pasyenteng binibigyan nito, na hindi siya effective, no, at saka nakakapagbigay siya ng more harm than good, pwedeng itigil ang mga gamot na yan, no, during the course of the trial. And pwede rin tayo magdagdag ng specific treatment arm. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pag-aaral. Isa ang gamot na acalabrutinib na isasalang for solidarity trial ng WHO na gamot di umano sa mga may cancer. Dinagdag na po ng WHO yung gamot na acalabrutinib. Acalabrutinib, this is a chemotherapeutic regimen na isa na po siya na idadagdag natin dito sa treatment arm, no, ng WHO Solidarity Trial for Drugs. Ano nga ba ang acalabrutinib? Ang acalabrutinib ay isang klase ng gamot na kung tawagin ay Bruton kinase inhibitor. Ito ay isang uri ng gamot na nagpapababa sa signaling ng pamamaga sa katawan. Ito ay ginagamit na sa ibang bansa para sa gamot na lymphoma at leukemia. Ang maganda sa gamot na ito ay tabletas lang po ito at hindi ito kailangang ipadaan sa swero. Meron daw itong selective Bruton tyrosine kinase o BTK inhibitor na nakakabawas ng respiratory distress at overactive immune response sa may cancer sa dugo. Kaya naman sa pag-aaral na inilabas sa Science Immunology, maaari raw makatulong ang BTK inhibitor para mapagaling ang severe COVID-19 patients. Napapabuti di umuno nito ang oxygenation at nakakabawas sa inflammation dulot ng SARS-CoV-2. Pero ang gamot na ito, hindi pa rehistrado sa Food and Drug Administration ng Pilipinas. Hindi pa ito rehistrado dito. So as alam naman natin lahat ng bagong gamot na kailangang gamitin sa mga Pilipino ay kailangan dumaan sa FDA approval. So ang magpa-file kasi nun ay yung kumpanya na gumagawa ng gamot. Unfortunately, hindi pa na dinadala dito at hindi pa na register sa FDA. Sa ibang bansa, itinuturing na second line medication ito dahil magagamit lang ito ng mga pasyente na may lymphoma at leukemia na nauna nang makagamit ng iba pang gamot. Tandaan natin na ang malaking problema sa COVID ang tinatawag na cytokine storm o pagdami ng signal sa pamamaga.
Samantalang ang acalabrutinib naman ay nakakapagpababa ng signals ng pamamaga sa katawan. So ibig sabihin, maaari itong maging sagot sa pagtaas ng signals sa pamamaga ng COVID patient sa pamagitan ng pagkontra doon sa pinakapagtaas ng cytokines. Paglilinaw ng FDA, kung sakaling maaprubahan ito na gamot sa COVID-19, hindi pa rin ito magagamit sa Pilipinas bilang cancer treatment. Puwera na lang kung mairirehistro ito bilang gamot din sa cancer. Samantala, ang mga traditional local medicine gaya ng virgin coconut oil at lagundi, patuloy pa rin pinag-aaralan kung epektibo ito sa may COVID-19. Ang finding nila ay nakakapagpababa ng count ng virus pagka pinag-react mo yung coconut oil derivatives niya, kamukha ng monolaurin, doon sa SARS-CoV-2. So nagpapababa niya yung count. Ano? So ibig sabihin may epekto. Although ang suggestion nga nila, maganda kung meron pa ibang trials na gagawin for different durations of the reaction and for concentrations ng SARS-CoV-2. Pagdating naman sa bakuna, 7 pharmaceutical companies na ang nagbigay ng CDA or Confidentiality Disclosure Agreement para magsagawa ng clinical trial sa Pilipinas. Pero 3 pa lang rito ang nakakapagsumite ng itinakdang requirements ng bansa. Ayon sa DOST, ang Sinovac vaccine ng China pa lang ang nakakakumpleto ng kailangang datos ng expert panel sa Pilipinas. At ihahain na lang sa ethics board bago aprobahan ng FDA. Sinovac received the final approval for the clinical trial from our FDA. The implementation of the clinical trials will be fully undertaken by their local contract research organization, the so-called the CRO. Posible raw na simulan ng clinical trial nito sa Nobyembre. Samantala, ang Sinopharm mula China na kasama sa naunang 7 kumpanya na nagparehistro, umatras na sa clinical trial. Sinopharm, which is also in phase 3, they updated us that they are now only interested in supplying vaccines, not in the clinical trials anymore. Hindi biro ang pinagdaraan ng pagsusuri. Masigurado lang naligtas sa tao ang gamot at bakuna kontra COVID-19. Kaya mahalagang may maayos sa sistema ang mga ahensya ng pamahalaan na hawak sa clinical trial. Para kung sakaling may makuwang aprobadong gamot at bakuna, buo ang gobyerno sa desisyon at implementasyon nito. I am Jay Mencinas. I stand for truth.